What's up, Idol? Continuation ng ating tower build. Nandun na po si Boy Chainsawil sa taas. Wow! Dala-dala ang kanyang riser para pagsalpak natin ng ano, ng tubo. Yung banting natin, mga Idol, din doon. Bali, ito po yung ginawa natin sa D1 and D2 ng ating tower build. Bali, ito yung pundasyon natin sa banting. Ito yung unang ginawa natin. So, si Boy, naka-helmet si Boy, liki. Mga Idol, you know. Bali, ito yung ginawa natin. Itong nilagyan ng ano, ng banting. Ang paglagyan ng turnbuckle, yun ang ginawa natin sa D1 nandito para matibay pundasyon. So nandun po si Boy Chainsawil. So harsya daw banting. Bali, yung riser, siya po yung magiging guide ng ano, ng tubo pag paakyat sa taas gamit yung tali. Lubrid. Tapos yung gamit natin dito, mga Idol, itong harsya or banting number 10. Malaki to, ha. Oh, number 10. All right, mga Idol. So habang busy si Boy Chainsawil sa taas, mag-shout out muna tayo. So shout out nga pala kay Aljun Go. Shout out sa iyo, Lodi. Shout out also kay Akisha Brandes, bagong kaibigan natin to, mga Idol. And shout out also kay David. Shout out sa iyo, Lodi. And shout out also kay Sir Miko by Bayon. ML Gamers to, mga Idol. And then shout out nga pala kay Boy Pila, aka Boy Pila Jan Anthony. Shout out sa Lodi. Shout out also sa YouTubers natin dito sa Gindohan, Idol. Isa sa YouTubers natin si Just King Studio. Please subscribe also to his channel, mga Idol. And this is D3 ng ating tower build. So day 1 andito. Ginawa natin pundasyon, mga pundasyon, lalagyan ng banting, and then this is D3. So mag-ano na tayo, magsalpak na ng mga tubo at lalagyan ng banting. This is the final day. Ito na po yung ano, yung final day ng pagtayo ng tower. So i-fix na natin 'to lahat ng tubo. This is 100 feet tower build, mga Idol, mga Lodibels. If you are going to ask magkano yung nagastos ko sa pagbibuild ng tower na to, i-breakdown ko po sa next na video kung magkano lahat ng nagastos. Bali, ito po yung ano natin, mga Idol. Itong tubo natin, meron siyang ano dito sa taas, lalagyan ng mga bolt. Bali, ibubolt natin para hindi basta ano, hindi siya mag-twist basta-basta doon sa taas. And then tulad doon, bolted na siya. Bali, next na tubo na ilagay is pang ano na siya, pang 40 feet. Pang 40 feet na sunod, bro, no? 30 feet na yan? Ba? 30 feet na 30 feet na to, mga Idol. 30 feet na to. So ha? Pang next na tubo is 40 feet. Bali, every 10 feet po yung tubo natin na isasalpak. 10 feet lang po tayo para magaan lang po siya sa riser, dalhin pataas. Next is pang 40 feet. 30 feet na po yung nakasalpak sa taas, mga Idol. Hindi ko po nasundan ang pag-video mula sa 20 feet pagbanting nila hanggang sa 30 feet dahil
medyo na late po ako pagdating. Nauna na po sila dito. May pinuntahan pa po akong parcel sa GNT. May dumating kaming mga pyesa doon sa mga piso wifi. So si Boy Chainswell hindi nag-harness kasi ano pa daw, hindi pa daw mataas. Hindi kasi siya sanay mag-harness, mga idol, kaya hindi siya nag-harness. Pero pinipilit namin yan na magsuot ng harness. Ito si Boy Licky ang very good dito. Naka-helmet, wow! Naka-gloves. Yan ang very good. Okay tayo. Nag-prepare muna kami sa banting. Banting muna. Alright, loads. As you can see sa video, si Boy Chainswell, ang strategy niya sa pagpatayo ng tower, yung banting, itali muna doon sa tubo bago isalpak. Pagsalpak naman, kami dito sa baba, si Boy Licky, si Boy Kamang at si Boy Koot, bali tig-isa kami sa banting. Bali kami yung mag sa turnbuckle para maghigpit sa mga turnbuckle at sabay kaming maghigpit dulo-dulo. Si Boy Licky doon sa dulo at si Boy Kamang din sa dulo, sabay maghigpit ng mga banting. At kailangan po align po ito. Dapat align po talaga yung from the beginning, align po yung tower natin. Kasi pag balik ko to, wala nang tibay. So dapat pa lang nasa 40 feet pa lang to 50 feet to 60 feet dapat align na po yung tower natin. So ginagawa po ni Chainswell, habang pagkatapos niya magsalpak, bababa siya ng konti at tinitingnan kung talagang align ba yung ating tower. So dapat talaga align to pataas. O nga pala mga loads, yung ano natin, yung D1 nandito, yung naubos namin dito sa mga pundasyon, naubos namin na simento, walong sako po na simento yung naubos namin. Tapos yung buhangin baras, abot ata ng na 20 na sako ata yun. Tapos yung turnbuckle na nagamit natin dito, abot ata ng 60, kasi po yung banting natin, yung pundasyon ng banting bali 6. So every 10 feet banting, tapos every 5 feet mayroong 2 banting na naman. Ng kasi ang plano ko dito, every 5 feet 4 na banting. So ngayon, medyo nagtipid muna kami kasi sobrang daming magagamit dito na banting. So kaya every 5 feet 2 lang muna na banting. So magdagdag na lang kami sakali marami ng device na dadalhin tong tower na to. So sa ngayon, 6 na banting, 4 na banting sa every 10 feet and 2 banting sa every 5 feet. So mga lodi, gumagawa din kayo ng tower, wala pa kayong idea, yun po ang ginawa namin. So hindi po kami expert. I am not expert, we are not expert. So ang ginawa lang namin, ginawa namin ang lahat para mapatibay po ang tower namin. So far, so good. Wala naman naging aberya sa lahat ng mga tower namin. So pangatlo na po ito. Ito po yung pinakamataas, 100 feet plus itong tower na to. Alright.
itong mga lods, mga idol. 10 feet lang tayo. Another 10 feet, bali 70 feet. Another 10 feet, magiging 80 feet na to. So, mayroon pang dalawang 10 feet para maging 100 feet. At saka mayroon tayong idudugtong na 7 feet sa taas para makompleto talaga yung 100 feet na ating ano. So, pang 80 feet na yan. Buliki? Ha? Pang 80 feet. 70 feet ang sa taas, 10 feet yan para maging 80. Okay. Asa ang probira? Wow! Ang bango! Wow! Anong kayang niluluto ni Boy Kama? Alam nyo na guys, pagdating sa lutuan, si Boy Kamang na bahala dyan. Dalagyan niya ng ano, ng wow! Silver Swan at saka suka, pampakilig. Para sa nagmamahalan. Yay! Basta si Boy Kamang, anong yung mga ano dyan? Asus! Suka, tuyo lang, asin, bitsin, magic sarap, daog na. Okay kayo. Anong pangalan sa niluluto mo, Boy Kamang? Manok na? Ano yan? Adobong sabaw. Wow, adobo. Adobong manok na may sabaw. Ha, grabe. Oh no. Kinauboy ba? Ala. Okay. Wow, sarap niyan. Pakuluan? Oh. Oh. Ni Boy Kamang. Ano bang tawag dito? Basta masarap, yun na. Adobong pinalutaw. 1 hour later.
Bali, ito yung last na tubo, mga idol. So yung ano, yung tower natin, bali limang tubo na to, 100 feet. Kaso dito sa baba nagbaon tayo ng mga 3 feet, so hindi na siya insaktong 100 feet pataas. So yung ano natin, yung sa airlink, nakabase tayo sa meters. So 30 meters yung nilagay natin, dapat talaga 100 feet para wala talagang presnil, hindi sasabit yung presnil natin. So nagdagdag kami ng 7 feet to, mga idol. So ito, 6 feet and a half pala yung idinagdag namin na tubo, para yung power beam dito free talaga sa taas, walang mga sasabit na mga puno. Kasi yung presnel natin dapat 10 meters yung ano namin, allowable presnel zone. Ano, boycott. Alright, boycott lang malakas. Ano, pagod na si boycott, hindi nakainom ng Cobra, mga idol. You know, ano, boycott. So ito na yung last, mga idol, and we are almost done. Tower 100 feet tower build. This is our main station. So pwede na kaming mag-inom ng syoktong pagkatapos nito. Ha? Huh? Oh, no. Ano? Syoktong o tubo? So okay, let's celebrate pagkatapos nito, mga idol. Magtagay-tagay muna kami ng tubig. Mga mababait kasi itong ano natin eh, mga pinaobra, mga butan kaya nini, hindi manginom. Tubig rin muna rin, napakahusay. You know, napakahusay niyan. Papunta dito. Ito yung banting natin. So, bali, 6 na banting to. Mataas. 6 na banting, doon kaboy liki. Isa, doon sa kanto, isa. Bali, 6 to lahat. 6 na banting, bawat 10 feet. Every 10 feet, 4. Tapos every 5 feet, may isa banting. Sigur-sigur talaga itong amin. Kasi ang ano natin, ang mission natin dito, layunin natin na talagang solid yung tower natin pagkagawa. Kasi ito yung main station. Pag ito mag-abiria, wala. Abiria lahat ng barangay na paglagyan natin ng mga piso wifi window. All right. Mga idol, katatapos lang ng aming tower na 100 feet. Yun o, yun ang tower natin, 100 feet o, mga idol. Katatapos lang naming mag install. So bali, yung nag gumawa ng tower, nag install, kami lang po. 5 lang kami. Ako, si Boy Liki, si Boy Chinzuel,
si Boy Kuot at si Boy Kamang. Si ano, si extra-extra lang yun, si Boy. Ano yun? Boy Tilap. Extra-extra lang yun. Kasi pag kailangan namin ng ano, ng tao, hinuhugot namin yun. Takay-takay na kami ng tuba. Kasi ano, tapos na. Medyo pagod na. Medyo pagod na si Boy Jinsoil. Oh. Siya, diba bro? Kaya mong ano? Alright, Boy Jinsoil. Siya po yung gumawa ng Tower Idol. At saka siya po ang yung sa taas. Yung umakyat sa taas, si Boy Jinsoil. Oh. Alright. Style by style. Si Boy Kuot na bahala dito sa baba. Ano? Oh. So, uwi na kami. And sa susunod na gagawin namin dito, mag-sit up ng power beam. Bali, power na to mga idol. Pangatlong power na to na ginawa namin. So, medyo malaki-malaki na po yung gastos namin. So, tingnan lang natin kung anong anong ilalagay natin dito na power beam. Plano ko sana, gusto ko sana, pinakagusto ko is yung ano, air fiber ang ilagay natin dito na ano, na device. Kaya lang, may kamahalan yun. Pero, pangsamantala, power beam 620, okay na siguro yun. 250 Mbps lang naman ang kailangan natin dito. 200 to 250 Mbps. Or either 300 Mbps pag ma-approve kami ng PLDT to 500. Bro, pag ma-upgrade tayo sa 500 Mbps, itatapon natin dito 300, no? Tapos 200 doon sa ibang area. So, ito, business partner namin, si Boy Chinsamil. Thank you sa panonood and hanggang sa susunod na video mga ito.